Lorenzo, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga farmers. Welcome back to my channel, Sir Chad the Farmer, ang guru magsasaka ng Cebu nga Cebu, Philippines. If you are new to this channel mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's vlog mga farmers, ang pag-usapan po natin ay ibabahagi po sa inyo yung aking ika-sampung pitas ng aking ampalaya. Okay, so today is April 11, 2024. At yun nga, this day mga farmers marks my 10th harvest, no? Ika-sampung pitas ng ating ampalaya. So, bago po natin ipagpatuloy mga farmers yung ating talakayan sa umagang ito or sharing, hayaan nyo muna ako mag-shout out sa ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. Most especially to my mentors in ampalaya farming. Shout out agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy. At the same time, shout out agaw Pino Uyanggurin Kaminadi. So shout out nga gaw. And of course, no, shout out Farmer Montijo. At the same time, shout out din sa ating kaibigan mula sa Persian Gulf Qatar, no? Idol Aquaros, at sa inyong makasamahan diyan, shout out sa lahat. Okay? So and then shout out din sa ating kaibigan na dyan sa Manila, no? Shout out lakas ng Negros TV. So bye, musta? At sa mga kaibigan natin, shout out. And then of course, shout out also kay Farm Boy TV. And shout out Tay Bisay magsasaka. Of course, shout out also George Manato. And then shout out also Ayan Dibal, Boss Ayan Vlogs. And also shout out Jojo the Farmer from Barangay San Antonio, Southern Leyte. And shout out also Redondo Family ng Duguan, Cebu nga Cebu. And sa mga nag-comment sa atin, hindi pa na-check, no, yung latest vlog ko, hindi ko pa na-check about doon sa ambalang. Sana may mga ano doon, may mga inputs na makikita natin sa comment para magiging gabay din natin kung paano natin lulutasin yung problema ng ambalang aside sa ways na natutunan natin mula sa ating personal experiences and also sa ating mga mentors, no? So yun po. So ngayon mga farmers, papakita ko sa inyo yung ating pitas, no, ika-sampung pitas ng ating ampalaya ngayon. Although mayroong mga problema yung ampalaya natin dahil sa sobrang init ng panahon. Iwan ko kung kailan pa mag-uulan mga farmers. At then yung water supply natin is unti-unti na rin humihina. So laban pa rin, pero yun nga, Panginoon ang bahala. Okay, so tara na mga farmers. Okay, so welcome back to my channel, Sir Chad the Farmer, ang guru magsasaka ng Cebu nga Cebu, Philippines. So for today's vlog mga farmers, ay babahagi po sa inyo yung aking ikasampung pitas ng aking ampalaya. So far, based on my observation mga farmers, yung ating harvest is sa tingin ko ay bumaba mga farmers. Kasi yung mga bunga ng ating ampalaya, napakadami sana, pero dahil sa sobrang init ay hindi po natutuloy yung mga bunga. At kung may natutuloy man, ang nangyayari is nagiging matutulis yung kanyang puwet, parang pointed tip mga farmers. Sample, this one, ganyan. Nagiging ganito. Yan, oh. Ganyan, oh. There is deformities, no? Yan. Yan, oh. Sobrang dami sana ng bunga, pero yun nga. Deformities, napakarami. Yan, oh. Tapos yung tubig naman natin ay hindi makapag
hindi enough, no? Hindi enough mga farmers para maitawid natin yung ating tanim. Yun nga, sana ay ano, lumaban pa ito. Kasi kung hindi, siguro talo tayo sa gasto, pero hindi tayo talo sa experience. Kasi ang napaka-importante ngayon mga farmers is ano, experience. At least alam natin yung mga problema ng ganito mga farmers. Yan yung mga harvest natin, ano? So marami-rami pa naman mga farmers. Yan. Yan oh. Tin harvest natin. Marami-rami pa naman mga farmers nandoon. Nasa gilid ng ating plastic mulch nilalagay. At the same time, hahakutin pa ito ngayon mga farmers. Yan o, actually mga farmers, ang daming bunga. Yan o, kita yung daming bunga. Doon. No? Sobrang daming bunga mga farmers, pero yun nga. Sa dami ng bunga, mabibilang yan yung ano mga farmers, yung mga natutuloy at na-harvest natin. Dahil sa problema ng sobrang init talaga. Grabe. So yun lang mga farmers ang ating harvest ngayon. Ipapakita ko na lang yung kabuuang harvest doon na sa area ng ating paghahakutan. Kasi mainit na alas city na mga farmers, kailangan na talagang anuhin. Hakutin yung mga na-harvest natin para hindi po maapektuhan sa init. Okay? Yan, so good morning mga farmers. Today is April 11, 2024. So ito yung harvest natin mga farmers, ikasampung harvest. So ito yung papadala natin sa carbon market mga farmers. So yung class A mga farmers is 58 kilos ito mga farmers, tapos merong na binta na 8 kilos, so 66 kilos class A. Tapos merong class B na 5 kilos mga farmers. So mabot yung harvest natin sa ika-10 harvest ng 71 kilos mga farmers, bahagyang bumaba yung harvest natin. Reason is dahil sa sobrang init mga farmers. Sa dami-dami ng bulaklak ng ating ampalaya, dahil sa init hindi ho lahat ay nagtutuloy, no? Merong iba nalalagas at namamatay mga farmers, at yung iba naman is naninilaw yung bunga, kaya medyo bumaba. Tsaka yung ano mga farmers, supply ng tubig natin is not enough talaga. Kasi nagdidilig tayo mostly halos araw-araw. Pero yun nga ang problema, kasi yung edad ng ating ampalaya ngayon is already 64 days. And then yung mga ugat ng ating ampalaya mga farmers ay nasa labas na ng ating plastic mulch, halos umabot na ng gitna. Tapos hindi natin kayang diligan yung buong area dahil yung tubig natin is napakahina ang supply. Kaya naman affected talaga yung bunga mga farmers. Kaya ang nangyari, bumaba, no, yung ating harvest. Pero sa awa ng Diyos, kahit bumaba, at least meron naman talaga. Hindi pa natatalo ba? Lumalaban pa rin mga farmers. So ito mga farmers, dadalhin ito mamaya sa carbon, mga 12 to 1 PM ang biyahe ng ating buyer mga farmers. Okay, so I think yun lang siguro. Maraming salamat mga farmers. At yun po ang vlog natin sa araw na ito mga farmers, no? Ika-10 pitas ng ating ampalaya. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa aking channel. At sa mga nakadaan lang at hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe po at paki-like ng ating videos, at kung maaari, share nyo rin para maraming
napanood at maka-inspire tayo sa ating kapwa farmers na magpatuloy sa pagtatanim. Okay? So, yun. Maraming salamat. Bye-bye and thank you, mga farmers.